Napakalaking problema. Ano po? Magpapareceive ka lang ng letter sa BIR o sa anumang government offices, ayaw i-receive nung frontliner. Okay, para kang may virus. Ayaw nilang i-receive. O sige, yun po yung topic natin. Bahagi po ito ng ating community program sa mga ka-taxpayer natin para ma-prevent po natin ang tax deficiency. Dapat marunong kang mga tuwiran. So, paano ipareceive yung letter mo sa BIR? Katulad ni Annalyn, sabi, sir, nandito ako sa Kalasyaw, pinapupunta ako ng Pasig, ayaw i-receive ng BIR, Kalasyaw, yung aking letter. So, ganito po ang pagpapareceive ng letter. Okay, unang-una, dapat ninyong alalahanin, dapat kumpleto. Kumpleto po yung letter ninyo. At may batas po kasi sa pagpapareceive ng letter. Ito po yun. Ayan. Basahin po nyo yan. Republic Act, RA. Pag sinabing RA, Republic Act po yan. 9485-319-110-32. So, pwede po ninyong i-download yan sa ating internet. Okay? Nire-recommend ako yung website ng Lawfield. Ang spelling ho ng law field ay ganito. Law, tapos PIL. Pinagsamang law at saka Philippines. Diyan nyo ho i-download. Basahin ninyo, napakagandang mga batas na to. So, for example, mga ka-taxpayer kong minamahal, meron kayong pinareceive, ipapareceive na letter. O, ganito po ako gumawa ng letter. Ayan. So, ito po yung letter ninyo. At ang pinaka-importante ho rito sa letter na to, ito hong nakasulat dito. Enough original counterparts. Ang ibig kong sabihin ng counterparts, yung set. So, kumbaga sa resibo, yung isang resibo may tatlong, isang set may tatlong kopya. Original, duplicate, triplicate. Ganun ho yun. So, bibilangin natin para hindi kayo magkakaroon ng walang kopya. Kasi minsan may nagtatanong, sir, wala na natirang kopya sa akin. Eh, kaya ka nga nagpapareceive para may ebidensya kasi evidence is king. So, ganito ho ang pagpapareceive. Bibilangin muna natin. O, isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam, sampu. Mas maigi, may extra copy ka. Redundancy ang tawag ng mga computer genius. Why? Just in case mawala yung isa, meron ka pang kapalit. At ang storage niyan, dapat iba-iba. Para hindi, kung masunog yung storage mong una, ay meron ka pang storage pangalawa. So dito, sa sinasabi ko, meron kang ekstrang tatlo. Kasi pito lang yung ipapareceive mo. Ulitin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O do extra mo. 10. Okay? So, 10 ngayon yung gagawin mong sa itong set na to. Ang tawag dito, set. Anong set? Ang tawag natin dito ay set. Request against gross misconduct. Yun yung set. So, ang laman ng isang set ay 10 kopya. Okay, ganun yan. Nagpapareceive tayo. Now, so, meron na tayong enough copy. So, paano magpa-receive, sir? O, uunahin natin dito kay President Marcos. Punta ka ngayon sa Malacanang. Dala-dala mo yung 10. 10. Siyempre, dun sa 10, maiiwan yung isa kay President. Matitira sa'yo 9. So, itong 9, meron lahat yan ng stamp. Ayan. Ang itsura ng stamp, mga ka-taxpayer, kung ito ho, i-stamp nila dun sa kopya ninyong 10. Ngayon, tatanungin, ba't ang dami-dami? Kasi, sir, ma'am, marami hong tao ang involved. Kaya kailangan namin na maraming kopya. Para alam nung taong makaka-receive after kay President Marcos, ay na-receive na ng presidente. Alam na ng presidente itong letter na to. Ganun lang. Sasabihin na, hindi pwede. Under Republic Act 11032, ma'am, kayo po ay inaatasan. Maging civil ka, respeto mo yung tao. Kasi naghahanap yung mga government official na respeto. De respeto mo. Alam mo po, ma'am,
eh, kailangan ho ninyo yung i-receive, yung sham. Mas maigi po na alam nila, na alam ng presidente. Di ba ho? Para lahat ng tao, eh, mayroon hong informasyon na may ganyang, issue o controversy. O, yun, napareceive mo na sa presidente. Ano gagawin natin susunod? O, papareceive mo ngayon kay Vice President Duterte. Okay, number 2. So, hawak mo na ngayon 9. Ibibigay mo kay Duterte yung 1. Ipapareceive mo yung 8. So, yung 8 may tatak na ng opisina ng presidente at opisina ng vice president. That is very good. Oh, di ba? May 8 ka na. So ngayon, pupunta ka ngayon sa opisina ng Cooperative Development Authority. Ibibigay mo yung isa. Actually, dapat dalawa bigay mo. Bigay na lang natin dalawa kasi ang dami nila eh. Oh, so bigay natin yung dalawa. So meron kang 6. Dapat yung 6 may tatak ng opisina ng presidente, opisina ng vice president, opisina ng kooperatiba. So, 6 na lang yung natira. So, yung 6, bibigay mo yung isa rito. Matitirang ka ng 5. Diba? Dapat may tatak lahat ng 5 ng opisina ni BIR Commissioner. Og. Tapos, yung 5 mo, magiging 4. Diba? Kasi yung isa, bibigay mo dun sa regional director. Tapos yung 4 mo magiging 3 kasi yung isa magbibigay mo sa Chief Assessment Division. At yung 3 mo magiging 2 kasi bibigay mo yung isa sa Revenue District Officer. So ganun yung sequence. Ang pinakamababa, ang huli mong pupuntahan yung Revenue District Officer. So matitirang ka ngayon ng 2. Yung 2 kopya mo may tatak na, may tatak ng presidente, vice president, ng Cooperative Development Authority, ng CIR Commissioner, ng Regional Director, ng Chief Assessment Division, ng Revenue District Officer. So may tatak yung 2 mong natira. O ngayon, itago mo na yun. Ganon. Ah, pag sino man sa mga, hindi naman Regional Director ang, o kaya yung Commissioner yung aayaw eh. Yung mga tauhan niyang mapapantot. Mapantot eh. Kala mo sila commissioner, kala mo sila regional director, sila yung ayaw namin receive yan. Pag ganun, kunin mo yung pangalan. Sige ma'am, ire-report ko ho kayo sa anti-red tape authority na ayaw nyong tanggapin. Pahingi ho, pipicturan ko ho yung ID nyo. Ay, hindi na yan hindi na yan kikibo. Ire-receive yan. Okay? So, ang tinuro ko sa araw na to, e paano ipareceive yung letter ho ninyo? Paano ipareceive? Ganun lang ho kahit anong letter. So may mga available ho tayong templates na pwede nyong bilhin. Kung ano man yung inyong problem sa BIR, tumatanggap ho tayo ng customize. Ibig sabihin ho ng customize ay igagawa ko kayo ng letter base sa inyong problema. Pag sinabing customize, pag gagawa ka ng damit, may RTW, may ready to wear. Oh, yun yung template na pwede nyong gamit. Meron akong RTW template. Bilin nyo. Oh, ayan na yung template. Bahala ninyong i-improve o i-revise. Or, gusto nyo customize, isusukatan ko kayo para tamang fit na fit yung damit sa inyo. Ganon din yung isang template ko, customize. So, pwede kayong bumili nun. Okay? So, ang didiscuss natin, yung problem ng mga kooperatiba sa buong Pilipinas. So, kaya kung meron kang kaibigan, kaklase, kamag-anak na miyembro ng kooperatiba, sabihin mo, may pag-asa pa. Ha? Para labanan ang malaking deficiency tax assessment, sabi ko nga, preventable deficiency. Parang sakit yan, pwede mong ma-avoid yung mga tax deficiency ng BIR. Ang bilis lang, madali lang. So, iniimbitahan kita sa susunod kong video. At ipopromote ko lang mga ka-taxpayer kong mahal, ang ating mga kaibigan sa barangka. Ayan, ito si Yeng. Kaibigan natin yan si Yeng. At sino pa ba yung mga kaibigan natin diyan? Si Gani at saka si Ida. At kinakamusta natin ang ating general manager, si Roberto Mascariñas. So, kumuha na ho kayo ng membership sa ating barangka credit cooperative. So with that, mga ka-taxpayer kong mahal, masayang buhay ho sa inyo. Masayang
pamumuhay, masayang kabuhayan, at peace and happiness be with you for life. Huwag niyo kalimutang i-click ko yung heart so that we can spread love sa internet. See you later.